Queen, Ate Germs. Excited po ako kasi first time po po kayong makausap. At ngayon, umuulan. At sana, safe po kayong lahat dahil quarantine at dahil po sa COVID. Alam po, apektado po ang lahat. At sana po, patuloy pa rin tayong manalangin na maging okay po ang lahat, na ligtas po tayo sa kahit anong kapahamakan. So, sa nakikita nyo sa title ay Bakit Hindi Pa Rin Ako Pumapayag? So, yun po yung pag-uusapan natin. Ano yung mga bagay na, or mga dahilan kung bakit hindi tayo pumayag or pumapayag. So, disclaimer lang po, hindi po ako yung health expert. Sinasabi ko lang po kung ano yung mga karanasan ko. So, gusto ko din po i-share para matulungan din po kayo at matulungan din po ninyo ako sa aking fitness or health journey. So, tara! Ipapakita ko sa inyo yung videos at yung pictures kung ano yung mga ginawa ko. Bakit ganito pa rin ako? Mataba pa rin. Kahit sa hirap ng pagsisikap ng pag-exercise tulad nung nasa video. Nung nakita nyo kanina. So, una, wala po akong disiplina. So, huwag nyo po akong tularan. Kasi po, madalas po akong natetempt. Nag-rise for a month, nakayanan ko po, pero still, balik pa rin sa dati. Natemp ko ulit. Maraming produkto po ako nasubukan tulad ng apple cider. Ani, kagabi pa yan. Ayan, umiinumin ko. Subukan natin kung talagang liliit na ako. Ayan, with the mother. Bago po sa or before breakfast, umiinom po ako nun. So, still, hindi pa rin. Kita niyo naman, mataba pa rin. Kasi, hindi po healthy yung mga kinakain. Like, junk food, or kung ano pa. At lagi po akong umiinom ng soft drinks. Dahil nga, sa init nga po ng panahon, since summer nga po, dito sa Pinas. Ayun. Ano pa po yung mga bagay kung bakit hindi po ako pumayag? Number one po ay yung stress.
stress na stress po ako. Hindi ko po alam kung ano po yun or baka po sa hormones na. So, advice ko po sa inyo, magpa-check up po kayo. Baka may existing health conditions po kayo na dapat i-attend or dapat pong matugunan. So, ayun po. At hindi po ako madalas or madalas po akong hindi nakakatulog po ng ayos. Mga 2 to 3 hours a day lang po. At yung parang tulog manok. Isa po sa mga bagay kung bakit hindi pa rin po kayo pumapayat or ako hindi pa rin pumapayat ay yung nakakalimutan ko po uminom ng maraming tubig. Yun po yung unang-unang importante sa kalusugan. So, huwag niyo po ako ulit gayahin dun sa pagiging makakalimutin sa pag-inom ng tubig. Ayun. At isa pa pong pwedeng dahilan ay yung akala nyo hindi kayo mataba. Or feeling nyo sexy kayo. Meron nga po akong isang kaibigan, hello Lloyds, na kwento niya sa amin, magkakaibigan, na feeling niya sexy siya or hindi niya talaga na-feel na mataba siya. So yun, parang natauhan lang siya ng marami na siyang mga naririnig na hindi maganda sa kanyang pangangatawan or sa kanyang physical look. So, ayun, isa yun sa pwedeng dahilan kung bakit hindi pa rin po tayo pumapayat. Hindi ko po sinasabi ang pagiging mataba ay pangit na. Kanya-kanyang opinion po yan. At hindi ko po din sinasabi na okay po ang mangbash. Minsan, kailangan po nating kunin yung or tanggapin yung mga masasakit na salita para tayo ay maging matatag sa anong hamon or sa mga hamon ng buhay. So, again, don't be discouraged. Patuloy pa din yung laban. Yung physical outlook po ay temporary lang. Yung kagandahan ng itsura sa panlabas. Ang importante pa din po ay yung ugali at yung relasyon nyo po kay God. So, yung soul po natin, yun po yung pinaka-importante na maging maganda. Since quarantine po, isa po yung naisipan ko is yung magkaroon po ng devotion. Siyempre, bukod po sa physical na pangangatawan, kailangan din po natin i-feed yung soul po natin. So, meron sa topic po natin ngayon, meron pong Bible verse na pwede pong ma-relate po dito. So, babasahin ko po sa inyo. Ito po yung Galatians chapter 6 verse 9. Don't get tired of doing what is good. Don't get discouraged and give up. For we will reap a harvest of blessing at the appropriate time. Ayun nga po. Napagod po tayo katulad ng pag-exercise. So, isipin natin kung ano yung dapat natin gawin or yung goals. Kung para saan po ba ito. So, yun nga, huwag kang manghinayang or mapagod. So, huwag kang sumukot. Talagang laban lang. At meron pa pong isa, yung sa 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So, dapat maging excited po tayo kung ano yung kinalalabasan ng ating paghihirap. Okay? So, patuloy pa rin tayong push ng push. Okay?
So, to kailangan, huwag niyo po akong gayahin para maging healthy po kayo at maging sexy. So, okay, maraming salamat po sa pakikinig at sana po mag-subscribe po kayo. Thank you!